What's good, everybody? It's your boy David again, and I'm back with another video for tonight. So today we are going to have a mukbang and question and answer or QA vlog. So matagal na tong plano, no? I just realized na matagal nyo na talagang gustong akong gumawa ng QA. May mga tanong na babasahin natin at babasahin natin kung sino yung nagtanong. And kakain ako ng Samyang, okay? May twist to na QA kasi kakain ako ng Samyang. Ito, may egg, may cheese, to Samyang na ano, hindi, yung ano lang, level 1 lang na spiciness, okay? Yung level 1 lang. Shoutout nga pala sa aking kapatid na si Hannah for making the Samyang. Ako yung nagprito ng itlog. Siya yung gumawa ng Samyang. So, mahilig ako sa spicy, but I haven't tried this spicy na Samyang. Diba, maraming nagano na Samyang na... Basta, punta na tayo. Okay, ready na ba kayo? Ready na ako eh. Kinakabahan ako guys kasi baka super spicy. Okay, baka di ko kayanin. May ano ako dito, Gatorade. Okay, Gatorade lang muna. Okay, so punta na tayo sa ating vlog. Yay! So, let's begin. Okay, unahin natin sa Facebook page. Kasi sa Facebook page kasi ako nag-post. And nag-post din ako sa story sa IG. And nag-post din ako sa YouTube. So, hindi na. Try lang natin na habaan as much as we could, no? As much question as we could answer. Okay, so, ito na. Punta na tayo. Ito na. Andito na ako sa comment section. Okay, but first, kain muna kasi hindi pa ako nag-dinner for this, ha? Okay. Guys, na nalalasahan ko na yung spiciness. Okay? Nalalasahan ko na yung spiciness. So, parang hindi ko kakayanin 'to, ah. But anyway, yeah. Punta na tayo, ah. So, first question. Galing kay Ate Arpia 'to. Okay, kay Alison Samad. In your past relationships, why all of them you got break up? So, and what's the reason? So, parang nag-aasya kung bakit yung mga past relationships ko na break up and what's the reason. So, I actually only had 3 girlfriends, guys. Sa high school, isa. Sa college, isa. And after college, meron akong isa. Yung una, bata pa kami. We're just too young to be in a relationship kasi high school, but we lasted about 2 years or 3 years ata. Ano siya dun, second year high school, ako yung third year high school. Yung pangalawa, may mga bagay na hindi kami nagkaintindihan, and she found love with someone. Okay, kaya I let her go. Okay, yun yung 8 years ko, guys. And yun naman pangatlo, I never met her, but we always video chat. She's also a Christian. So, she lives outside the Philippines. She's not a Filipina. She's a Filipina, but she's not a Filipina anymore. What? Nasa ano na siya, sa Europe. Basta sa bansang Europe. Sa Europe na ano, na bansa. Okay, andun siya. And we separated because we have different priorities, and yung time din is different, no, from the Philippines. And yun pero ang friend ko is friend ako nung ex ko na first. Kasi nga yung relationship namin is like parang barkada lang, and then yung pangatlo, we're still friends, and nagka-boyfriend na din siya, and I'm happy for her. And I'm happy for her. Ito kay Ate Cheryl Mendoza. In your past relationships, which one gave you a hardest time to forget, move on, and why? Yung pangatlo. I think yung pangatlo. It gave me several months kasi, nasayangan ako eh. Kasi, we're both Christians. Active kami dalawa sa church. But, yung ano lang talaga, yung time lang talaga kasi LDR kami. Yun. Oh. But, God is good. Plan yun ni Lord. Okay. Kain muna tayo, guys. Kain muna tayo. Kinakabahan ako dito. Maanghang nga. Mm.
kay Ate Tita Katz. Banghanga. Kay Tita Katz, any plans of pursuing a career as a psychologist? Not really a psychologist. I want to be one step at a time lang. If opportunity arises, why not? But I was actually planning to take the board exam sa psychometrician licensure exam, but there's something I have a problem with my documents sa school, so kailangan pa siyang i-work out, and maybe the next time na meron, kasi February hindi ako nakapa register sa PRC, so I need, maybe if merong October, I'll take the October examination for the psychometrician licensure exam. Okay, lowest point in your life? I don't know kung ano yung lowest point in my life, but isa sa mga pinaka-challenging is yung nabaha kami nung 2011 sa Sendong, kasi wala talaga, ubos yung gamit namin sa bahay, like we started from zero. Yun and traits ng girl kay Tita Lynn na Lee Jeff. Traits ng girl na madaling maka-attract sa'yo. Mga turn off sa girls, embarrassing. Okay. Ito lang. Traits: honest, faithful, not loyal. I want faithful. My sense of humor: supportive. And same ng belief sa akin, as much as possible, or naniniwala sa Panginoon. Ayun. Kaya Ate Lusiang, ano yung pinakamahirap na napagdaanan mo sa buhay? Yun nga, yung sabaha nung Sendong nung 2011. At yung mga panahon ba na yun, naisip mong pinabayaan ka ni God? Hindi. I never, doubted the Lord. Never in my life. Kay Ate Verna Castilla Kumagan. Best song ever written? Di ko alam to, it's quite vague. Ako ba ang sumulat or yung iba? I don't know. Pero isa siguro sa pinakamagandang kanta na nasulat is Angels Brought Me Here. Yung kay Guy Sebastian. I love that one. Ang dami naman kasi. But that's one song that I really love. Celine Dion o Mariah Carey? Mariah. All-time favorite anime? Naruto. Kagibon chintekti! Okay. Rasengan! I really love Naruto. Ano pong religion nyo? This is from Inday kay Lorena Viante. I'm a born-again Christian. Evangelical. Protestant po. Ayun, tapos na tayo sa questions na nasa Facebook. So punta tayo sa mga replies dito sa Instagram. Kay Tita Martina. Okay. Kain muna tayo. Ang-anghang, guys. Namumula na ako. Sorry, medyo napapatingin ako sa monitor. Anyway, ay Tita Martina, bakit di nag-work yung relationship niyo noon? First, second, and third. Not meant to be. Ganun lang po. Not meant to be. Pero may mga masasayang mga experiences na experience ko. Sino pa? Hanap pa tayo, guys. Wait lang. Okay, Ate Tess, are you a jealous type of boyfriend? Nung una, when I was younger, siguro. But now, no. I'm not a jealous type anymore. Kung maghanap siya ng iba, libala siya dyan. Hanap din ako ng iba. Ganun lang. Ganun lang yung buhay, dapat. Sino pa ba? Wala na dito sa Instagram. Punta tayo sa YouTube. Kasi nag-post ako sa YouTube. Tayintay lang kayo, guys, ha? Baka marinig yung mga aso sa labas. Alam niyo naman, 11 na dito ng mag-11:30 na. Sagutin natin. Ito, marami.
Hi David, may tanong is crush mo pa din ba siya? Si Laika daw. Oh naman. I admire her sa kanyang beauty, sa kanyang talent, and sa pagiging genuine niya na tao. I really love those kinds of person. Oh. Very kind and generous, lalo sa family, and God-fearing as well. My question is, my girlfriend na po kayo, Sir David, lang taon na po kayo. Galing to kay Crisita Joy Benitez. No, wala akong girlfriend and I'm 28 years old. Yan yung pinaka tinatanong sa akin, no? Yan. Ask ko lang, totoo na ba yung feelings mo kay Laika, Mar Teresa Sadaba? Kay, galing kay Tita Maria Teresa Sabala. Well, not really feelings pa. But yeah, feeling ng crush, yes. Opo, yan, yes. Hello Dave, sino ang crush mo sa mga artists? What is your plan in your life? Aside from Laika, marami akong crush guys. Kasi I admire them on a certain level. Isa sa mga crushes ko is Bea Alonso. Second is Lovi po. Sino pa ba? Marami. Carla Abellana. Marami guys. Nakalimutan ko lang. I admire their work, their life, or their personality. It's either of that. Okay? Your president this coming 2022. If you're following me on my Facebook, you would know. You would know who's my initial bet. Okay? Ayan. Kay Tita Lourdes Carlin. Bunso, single ka ba yung totoo? Oo! Single ako. Ano ba yan? When is your birthday? Galing kay Ate Baby Balderrama. May 29? Oh, May 29. So, malapit na din yan. Ready na kayo ng gifts nyo para sa akin. Mag-ready na kayo ng gifts, ha? Sino ba? Are you an ALT teacher before? What is an ALT teacher? I don't know about ALT. I'm not familiar, but I am an ESL tutor. English as secondary language teacher. I teach Japanese. Okay? Ito, si Tita Tess. Are you a jealous type? Hindi po. If you are, do you let your girlfriend... pag may hindi ako nagustuhan, sinasabi ko sa kanya. Ano ideal girl niyo po? Kay galing to kay Alejandro Vergara. Yun nga. Yung sinabi ko kanina, honest, faithful, God-fearing, supportive, my sense of humor, ganun. My question is, define yourself as a psychology graduate. Define yourself as a psychology graduate. I'm an extrovert. I love hanging out with people, engaging with people, talking with people, entertaining people, performing in front of people. I'm a social active kind of person, and I am a proactive kind of person. I do things the way I want it to be and to do. Ganon. And I'm quite sensitive, but I'm also very considerate type of person. I'm kind. Medyo suplado daw ako pag hindi nyo ko kilala, but in reality, I have a very soft heart. Okay? Ayun. So, wala na ba? Wala nang question nata eh. So, sorry guys, naputol yung ano. Medyo naputol kasi may limit ata yung camera ng pag-video record. But anyway, yeah, we're done. Nabasa ko na halos. And pare-parehas lang yung mga, ano eh, mga questions eh. Sige, mag-share na lang muna ako ng, if I'm not mistaken, nag-post ako sa Instagram din dati, no? Na, nung bago pa lang talaga nyo akong finalo, nag-post ako noong anong gusto nyo. So, isi-share ko yung mga information na ma-remember ko na tinatanong nyo. Yun. Ano yung course ko na natapos? I graduated with a degree in BS Psychology. May BS degree ako ng psychology, guys. Saan ako nag-graduate? I graduated in Xavier University, Ateneo de Cagayan. Ano pa bang tanong nyo doon? Hindi nyo alam, nagtatanong pala kayo kung anong trabaho ng parents ko. My parents are full-time servant ni Lord. Okay? Yung papa ko is a full-time pastor. He's a senior pastor sa aming church. And yung mama ko is also supporting my father sa ministry. Ganun.
What instruments can I play? Before I became a singer or started singing, I'm a drummer. Okay, until now, I'm a drummer. Kung nakafollow kayo sa akin sa Instagram, you would know that I'm a drummer kasi nagpo-post ako ng stories doon. I'm a senior drummer sa aming church. And I can play the bass ng konti. Guitar, adequately, I can play the guitar. Keyboards, not really. Melody lang ang alam ko. But not really, I cannot play, like really play a song, no. I sing. Can I dance? Maybe, I can. So, ano pa ba? Totoo bang sumali ako sa GMA dati? Yes, sumali ako sa GMA dati. Sa Protege Season 2, ako yung representative from Cagayan de Oro City. Yung forte ko doon is singing. Singing. Tsaka sense of humor. Ganun. And also, I love playing basketball. I do boxing. Sa hindi ng mga nakakaalam, well, hindi ko pa naman talaga sinabi, I'm a varsity player ng soccer when I was elementary until high school. Pero hindi na ako nag-soccer nung college. I didn't pursue it. Kasi medyo, I don't know, it's not that I don't like it, but nag-iba na yung focus ko. Mas nag-focus ako sa performing. Singing, playing with a band, ganun, yung college ako. But I really love basketball. Basketball, my first love. Soccer, boxing, ganun. I do a lot of sports. I swim. I love running. Like, sprinting, I really love that. Ano pa ba yung tanong nyo sa akin dati? Ay, taga saan ako? I'm from Cagayan de Oro City, Philippines, no? And, wala naman ata ako ibang lugar. Well, my mom is from Bohol. My dad is from Cebu. Pero andito kami. Dito kami lumaki sa Cagayan de Oro City. And what else? Wala na ata. Yun lang yun. Yeah. That's it. That's all for today. Hindi ko na siya maubos, guys. Sige, ubusin na lang natin tong egg. Okay. Ang anghang kasi. Masarap siya, pero yun nga, sobrang anghang. Sarap ng cheese, ah. Wait lang. Hindi ko na maubos. Sobrang anghang. Hindi ko na kinaya, guys. Hindi ko nakakayaan ito. Konti na lang naman eh. Ayan. Okay na ako? Ano bang pagkain na gusto nyong imukbang ko? Like, mukbang talaga. Without Q&A. Or gusto nyo pang gumawa ako ng part 2 na Q&A kasi may mga tanong pa kayo. So, let me know in the comment section. And salamat sa panonood. Thank you for sticking in this video. Kung bago kayo, subscribe to my channel. Peace out, everybody. Much love. Mwah. Bye. God bless. Keep safe. Bye.